Sa kabila ng kampanya kontra Paputok, naubos pa rin ang mga panindang Paputok sa Bukawi sa Bulacan. May mga pasaway pa rin daw na hindi nagpapigil na magbenta ng illegal na Paputok. Mula sa Bukawi sa Bulacan, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve! Naku Mel, pagod na pagod ha, pero abot tenga yung ngiti ng mga magpuputok dito sa Bukawi, Bulacan. Paano ba naman kasi Mel, kahit saan ka lumingon dito, yung kalamang estante, simut na yung laman. Yung iba nga, etong nasa likuran ko, meron na rin niyang buyer. Ito'y sa kabila ng mahigpit na kampanya ng Department of Health para iwasan yung paggamit ng paputok. Kahit pa nga bawal Mel, yung ilan, naku, nangahas pa rin magbenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Plaplak, kabase, super lolo, bawang at ampatuan. Ilan lang yan sa mga ipinagbabawal na paputok na nakumpiska bandang alas 2 ng hapon kanina. Pawang mula raw sa ambulance vendor o yung mga may bitbit lang na paninda. Di na raw sila nahabol matapos iwanan ng mga paninda. Yun nga, parang may pepesto sila sa kanto-kanto, yung mga sulok-sulok. Tapos mag-aalok sila. Mag-aalok nila yung mga illegal, pasimple. Tinatayang aabot sa halos 10,000 piso ang halaga ng mga nakumpiskang paputok na kaagad tinurnover sa Bulacan Provincial Public Safety Company. Kung tutusin, magandang taon daw ito sa mga magpuputok sa Bukawi. Kahapon pa lang daw kasi, palikpuhunan na sila. Sa pagbuhos ng mga mamimili ngayong umaga hanggang hapon, tiba-tiba na rin daw ang kanilang tubo. Sulit daw ang pagod at ilang araw na pagpupuyat dahil ubus na ang display sa estante, simut-simut na rin daw ang laman sa bodega. Yung magpuputok ngayon dito ay masaya at hindi kagaya nung nakaraang taon, maraming magpuputok kaya natira ng mga palinda nila. Ngayon dahil sa mahabang bakasyon, halos ang mga paputok nila naubos lahat. Ang mga gaya ni Albert Bernardo na higit pa sa tradisyon ang paniniwala na pantaboy malas na hatid ng pagpapaputok ang dahilan kung bakit masigla ang bentahan sa Bukawi sa kabila ng paalala ng DOH. Last year na I celebrate in my house in Project 7, so I find it na parang hindi siya ganun ka welcome yung 2012 Prosperuso. So maybe this year I will try my luck. So malaking bagay ho yung mga yung papel ng paputok doon. Malaking bagay ho yung based on the tradition, it really works. So wala namang mawawala kung maniniwala ako. So kung talagang magkaroon ng swerte, then thank you. Kahit nga mga inabutan namin taga Philippine Air Force na ito, hindi napigil na sumaglit sa Bukawi at halos punuin ang truck ng paputok, bahagi raw ng kanilang kasiyahan sa barracks. Yung gobyerno, di ba, may kampanya ko? Opo, opo. Hindi po natin inano yan. Yan basta madalit sabi, yung ano na hindi po natin, ano, hindi yan para i-advocate natin yung paputok. At dahil nga di paawat ang mga Pinoy sa tradisyon, iba yung pag-iingat na lang ang tanging paalala ng mga taga Bureau of Fire Protection para iwas sunog at masiguro na di maaabo ang pangarap kasabay ng pagpapalit ng taon. Mel, mag-aalas 7 na ng gabi ha, pero napakarami pa rin natin mga kababayan na dumadagsa ngayon dito sa Bukay, Bulacan para mamili. Paano ba naman kasi? Tingnan mo yung pila-pila dyan. Ang nangyayari kasi ngayon, tawaran Mel, yung sistema nila. Yung iba eh, nagbibigay pa sila ng promo para daw maubos lang itong kanilang mga panida. Sayang din daw kasi kung maiiwan pa ito at hindi nila may pagbibili. Pero tanungin din siguro natin Mel, ano yung mga nagtitinda? Paano ba nila gugunitain yung kanilang pagsalubong sa 2013? Kayo po ba nakapaghanda, nakapagluto? Paano? Hindi na po nakapagluto kasi alis dito na nga po kami mag-New Year. Oh. Kasi po kailangan makaubos po para wala po kami stock this year. Eh paano yun? Eh paano yung handaan, yung traditional na pagkain medyo noon? Sa ngayon po siguro hindi na naman sasantabi muna namin yun, sir. Kasi sabihin niya po, mas business muna una. Ang business muna. Pero bukas syempre magse-celebrate din kayo. Bukas na yun, sir. Bukas na yung Englanding celebrate namin. Hanggang anong oras ba kayo bukas? Siguro dito na po kami mag-New Year. So yung iba Mel, nako, yung iba dito may mga tindahan silang sarado na. Yung iba naman nag-uubos na lamang ng panida. Yung iba nagpasabi na hanggang alas 9 na lamang sila ng gabi magbebenta para magkaroon pa sila ng sapat na panahon para salubungin yung bagong taon. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Fireworks Capital ng Pilipinas sa Bukay, Bulacan. Happy New Year, Mel. Happy New Year's din sa iyo. Maraming salamat, Steve Dailisan.